she went there with her work friend, my dad, yung asawa nung ibang friends eh. So yon. So mga siguro anim sila pito. So morning around 6 a.m. ano, syempre umaga, they have to cook something. They since malayo sa bayan and walang jeep na nakakarating doon or taxi. Well, merong sa baba nung condo, may parang convenience store, whatever. Kasama niya yung ninang ko. They went downstairs and she was about to reach dun sa parang may bell. Nagding na siya bago pa niya nahawakan. Ang weird. So, parang pinangin si ninang. Nawa ka mo ba? Sabi, ano ka? Ikaw nga nandyan. So, parang okay. Dead man na lang. And then, so, they just went about their day. They ignored that. They went out siguro mga sabi niya mga 11 or about 12 na sila umuwi, naka-uwi kasi iba nag-inuman pa sila. Syempre hindi kasama sa mga na uminom, ilang bawal. But anyway, ano, nasa sabi niya hindi siya nag-inom, nakakulala kasi mama, malamang sumat yan, kaya nagkaganyan ka eh. Grabe siya. Grabe ka. Anyway, so pabalik na sila, medyo nag-fog na kasi being Baguio, malamig na. So, nagpa-fog na. Nung lagpas na sila nung gate, paakyat nung, ano, nung condo. There are, like, bushes, ganyan. Tapos, si mama may nakita daw na figure. She doesn't know what it was. But she sure is not a white lady. Kasi dark figure. Hindi niya, wala daw mukha. Palang mo. Yeah. Palang good. Pero yun na, dark figure, mahaba ang buhok. So, yun siya white lady, black lady siya. Ewan ko. Parang gano'n. African-American, ano ka ba? Ay, sorry. You have to be, ano nga pala. You have to be politically correct.